matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101, ka-LE. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Maraming salamat sa inyo mga ka-LE. Utang namin sa inyo ang lahat. Sa nakaraan nating video, pinag-usapan natin ang South China Sea Dispute. Pinag-usapan din natin ang kasaysayan kung paano ito sinakop ng China at tinalakay natin ang posisyon ng Pilipinas sa ating karagatan na West Philippine Sea. Alam niyo ba na ang Scarborough at Spratlys ay bahagi na ng Philippine Territory noon pang panahon ng mga Espanyol at ang mga lugar na ito ay inilalarawan sa pinakamatatandang mapa ng Pilipinas? Naku mga ka-LE, kung di nyo pa napapanood ang video na yan, panoorin nyo na yan at makikita nyo ang yaman ng ating kasaysayan at ang ating secret weapon sa West Philippine Sea. Ngayon naman sa video na ito, tatalakayin naman natin ang kasaysayan ng Korea. Isa rin ba kayo sa nagtataka kung bakit nahati sa dalawa ang bansang ito? Ano ba ang kwento sa likod ng dalawang Korea? Naku mga ka-LE, heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manunood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng espageti at kape. Umupo at mag-relax. Dahil tatalakayin na natin ang Korean history. Sa Silangang Asya, kapansin-pansin na ang Korean Peninsula ay nahati sa dalawa. Sa itaas ay ang North Korea at sa baba naman ay ang South. Ang South ay isang mayamang demokratikong bansa na bukas sa buong mundo. Habang ang isa naman ay isang totalitarian communist na bansa na kinatatakutan dahil sa mga nuclear missiles nito. Ngayon mga ka-LE, heto ang tanong, bakit ba nahati sa dalawa ang bansang ito? Magsisimula ang ating kwento noong 1800s, sa mga panahon na ang Korea ay isang bansang pinag-isa. Hindi pa nag-i-exist ang hati na alam natin ngayon. Ang bansang ito ay ilang siglo ng pinamumunuan ng sarili nitong royal family. At sa loob ng halos 1,000 taon, ang Korea ay tahimik na namumukadkad sa puso ng Silangang Asya. Ngayon mga ka-LE, dahil ang Korea ay isa lamang maliit na teritoryo na pinalilibutan ng malalakas at agresibong mga bansa, sa hilaga ay ang Russia, sa silangan ay ang Japan, at sa kanlura naman ay ang China. Oras lamang ang inaantay bago ito sakupin ng malalaking bansa na nakapalibot dito. Ngayon mga ka-LE, ang Japan ay nagsimulang mag-develop bilang isang industrial country noong mid-1800s at ang kanilang ekonomiya at militar ay mabilis na lumago. Habang siya ay mabilis na yumayaman, napansin ng Japan na siya ay napaliributan ng mga imperyo mula sa Europa at Amerika. Dahil sa takot na makasagabal ang mga European at American powers sa kanyang paglago, naisipan ng Japan na gayahin ang ginagawang pananakop ng mga bansang ito at bumuuri ng kanilang sariling imperyo. Kaya naman noong 1894, naganap ang unang Sino-Japanese War. Inatake ng Japan ang China kung saan agad niya itong napapagsak. Makalipas ng 10 taon, sunod naman nilang nilunsad ang Russo-Japanese War noong 1904, kung saan kanilang inatake at winasak ang Russian Army. Matapos talunin ng Japan ang China at Russia, sinakop naman nila ang Korea noong 1910, at noong 1937, sunod naman nilang sinakop ang China. Ngayon mga ka-LE, ang Japan ay tagumpay na nakabuo ng sarili nitong imperyo sa Silangang Asya, pero ito ay nakakuha ng hindi magandang reputasyon sa mata ng mga kapitbansa nito. Noong panahong kasing iyon, ang mga Korean at Inchik ay ginawa nilang mga alipin.
daang libong mga inosenteng tao ang kanilang pinagtrabaho sa mga minahan at pabrika ng kanilang imperyo, at libo-libong babae ang kanilang pinuwersa na maging prostitute para sa mga Japanese soldiers. Dahil gusto nilang palawakin pa ang kanilang imperyo, inatake ng Japan ang Pilipinas at Pearl Harbor noong 1941. Ngayon mga ka-LE, dahil ang mga lugar na ito ay bahagi pa ng American Empire, ang Japan ay nakahanap ng kanyang katapat. Ginalit ng Japan ang Amerika, kaya naman noong 1945, gamit ang atomic bomb, binomba ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki sa Japan, kung saan humigit sa 300,000 katao ang nasawi. Ang madilim na kaganapang ito ay nagsilbing marka sa pagkatalo ng Japan at pagbagsak ng kanilang imperyo. Sa pagkatalo ng Japan, humina ang kanilang puwersa. Dahil dito, inatake ng Russian Army ang kanilang tropa sa Korea. Mabilis na napatalsik ng Russia ang puwersa ng Japan na nasa Korea, at unti-unti silang nagmarcha patungo sa timog na bahagi ng bansa. Ngayon mga ka-LE, habang ang puwersa ng Russia ay inuukupa ang hilagang bahagi ng Korea, natakot ang Amerika na baka sakupin ng Russia ang kabuuan ng Korean Peninsula at gawin itong komunista. Kaya naman noong 1945, ang US ay nakipagkasundo sa Russia na pwede nilang paghatian ang bansang ito. Pinadala ng Amerika ang dalawang sundalo na sina Dean Rusk at Charles Bone Steele upang makipag-usap sa Russia. Ngayon mga ka-LE, dahil gusto ng Amerika na mapunta sa kanila ang Korean capital city na Seoul, ginamit nila ang kanilang bitbit na National Geographic map upang markahan ang kanilang hatian. Ginamit nila ang 38 degrees latitude sa hilaga ng equator upang hatiin sa dalawa ang Korea. Ang linyang ito ay mas kilala rin bilang 38 parallel. Ang North Korea ay napunta sa kamay ng Communist Russia, habang ang South naman ay napunta sa kamay ng Amerika. Ngayon mga ka-LE, nang okupahin ng American forces ang South Korea, binasura nila ang gobyernong itinatag ng mga Korean para sa kanilang sarili. Dahil ayaw ng mga Korean na pamunuan sila ng mga dayuhan, sunod-sunod na pag-aaklas at revolusyon ang kanilang ginawa laban sa mga Amerikano at Hapon. Dahil sa gulo, ang American forces ay naglunsad ng martial law at pinagpapatay nila ang mga taong kumukontra sa kanilang pagpapalakad. Ngayon mga ka-LE, habang nagkakagulo sa South Korea, ang Russian forces naman na nasa North Korea ay hindi nahirapan sa kanilang pag-okupa. Sa halip kasi na ibasura at kalabanin ang gobyernong itinatag ng mga North Koreans, nakipagtulungan pa ang Russia sa mga ito. Kinaibigan nila ang mga mamamayan na sumusuporta sa komunismo at binalik nila ang mga lupain na kinamkam ng Japan sa mga ito. Kinaibigan din nila ang mga sundalong lumaban sa mga Hapon, habang pinatapo naman nila sa South Korea ang mga taong kontra sa kanilang pamamalakad at ayaw sa komunismo. Noong 1946, ang North Korea ay unti-unting nakapagtatag ng sarili nitong gobyerno. Ngayon mga ka-LE, ang leader na itinalaga ng Russia para sa gobyerno ng North Korea ay si Kim Il-sung. Siya ang lolo ni Kim Jong-un. Dahil nagtalaga ng komunistang leader ang Russia sa North Korea, ang Amerika ay hindi nagpahuli. Namili rin sila ng tatayong leader para sa South Korea, at ang kanilang napili ay ang anti-communist na si Syngman Rhee. Ngayon mga ka-LE, sa ilalim ng pamumuno ni Rhee, ang South Korea ay nagdusa. Paano ba naman kasi? Si Syngman Rhee pala ay isang malupit na diktador. Lalo niyang pinaigting ang batas militar sa South at libo-libong tao ang kanyang pinapatay dahil ang mga ito ay kumukontra sa kanyang pamamalakad. Kapag eleksyon naman, ang kanyang mga kalaban ay natatagpuan ng patay bago pa man mangyari ang botohan. Ngayon mga ka-LE, habang unti-unting nagtatatag ng gobyerno ang dalawang Korea, ang US at Russia ay nagsimula ng pag-usapan kung ano ba ang kanilang future plan para sa dalawang Korea na ito. Ang una nilang plano ay isailalim ang dalawang Korea sa tinatawag na trusteeship, kung saan bahagi ang United States, Russia, China at United Kingdom. Dito, ipagkakatiwala ng United Nations ang dalawang Korea sa mga bansang ito hanggang sa magawa na nilang pamunuan ang kanilang sarili. Ngayon mga ka-LE, ayaw ng mga Korean sa planong ito ng United Nations. Gusto nila maging independent nation sa lalong madaling panahon at ayaw nilang merong mga dayuhang nag-uukupa sa kanilang lupain. Noong 1947, muli na namang nag-usap ang United States at Russia, at sa pagkakataong ito, plano na nilang pag-isahin ang dalawang Korea. Sa kanilang pag-uusap, ipinresenta ng Russia si Lee Won-yung bilang tatayong leader ng pinag-isang Korea.
Dahil takot ang Amerika na maimpluwensyahan ng komunistang tuta ng Russia ang buong Korea, binasura nila ang proposal na ito. Gusto ng Amerika na sila ang magtatalaga ng leader, pero ayaw ng Russia sa idea na ito. Dahil hindi magkasundo ang dalawang bansa, ang hati sa pagitan ng dalawang Korea ay lalo pang lumalim. Noong August 1948, ang South Korea ay idiniklara ang Republic of Korea bilang kanilang opisyal na gobyerno, kung saan si Syngman Rhee ang kanilang presidente. Ang North Korea naman ay nagdeklara rin ang kanilang opisyal na gobyerno noong September sa parehong taon, at ito ay ang Democratic People's Republic of Korea, kung saan si Kim Il-sung naman ang prime minister. Dahil umusbong na ang dalawang pamahalaan, ang mga mamamayan ng North Korea ay minahal ang sistema ng komunismo, habang ang mga mamamayan naman ng South ay minahal ang demokrasya at ang impluwensya ng Amerika. Ngayon mga ka-LE, matapos magdeklara ang North at South Korea ng kanilang mga sariling gobyerno, nagdesisyon na ang Amerika at Russia na umalis sa peninsula. Ngayon mga ka-LE, dahil hindi nila nagawang pag-isahin ang mga bansang ito, ang mga Koreans na ang gumawa ng paraan upang alisin ang hati sa kanilang bansa. Noong June 1950, sumiklab ang Korean War matapos tawilin ng North Korean forces ang 38 paralel at atakihin ang South Korea. Nais nilang pabagsakin ang gobyerno ng South at tuluyan ng pag-isahin ang kanilang bansa sa ilalim ng communist government. Ngayon mga ka-LE, malaking problema ito para sa South Korea dahil ang kanilang gobyerno ay hindi handa na lumaban sa gera. Hindi kasi sila tinulungan ng Amerika na palakasin ang kanilang puwersa noon. Samantalang ang North Korea naman ay handang-handa na sumabak sa gera dahil bago lisanin ng Russia ang North, binigyan nila ang mga ito ng armas, pandigma. Ngayon mga ka-LE, dalawang araw matapos ang kanilang pag-atake, nagawang kunin ng North Korean forces ang siyudad ng Seoul kung saan napilitang tumakas si Syngman Rhee. Di nagtagal, nagawa ng masakop ng North Korean Army ang 90% ng Korea. Ang lugar na lang na di nila nasasakop ay ang Busan kung saan na-corner ang South Korean forces. Ngayon mga ka-LE, habang tumatakbo ang Korean War at mabilis na natatalo ang South Korea, ang United Nations ay nagdesisyon ng makialam. Ang United Nations Security Council ay nag-organisa ng counter-attack laban sa North Korea. Sa pangunguna ng United States, nagtulong-tulong ang mga bansang ito upang i-counter-attack ang North Korean forces at pabalikin sila sa Hilaga. Ngayon mga ka-LE, noong September 1950, ang US at UN forces ay naglanding sa Incheon. Dito, mabilis nilang nabawi ang siyudad ng Seoul at mabilisan din nilang napaatras ang North Korean forces pabalik sa Hilaga. Tinuloy-tuloy ng Amerika ang kanilang pag-atake sa North Korea hanggang sa makuha nila ang siyudad ng Pyongyang, ang North Korean capital. Ngayon mga ka-LE, dahil nandito na rin sila, sinagad na ng Amerika ang kanilang pag-atake at sinubukan nilang sakupin ang kabuuan ng North Korea. Sa pagkakataong ito, maraming North Korean civilian at army na ang nagsipag-alisan at nagtungo sa China upang makatakas sa gulo. Pinagpatuloy ng Amerika ang kanilang pag-advance sa North Korea hanggang sa marating nila ang border ng China. Nang mangyari ang bagay na ito, aksidenteng ginising ng Amerika ang natutulog na halimaw. Ito ay ang China. Ngayon mga ka-LE, nakahanap ng kakampi ang North Korea dahil ang China ay nakisali na sa gera. Noong November 25, 1950, daang-daang libong Chinese soldier ang sumugod sa North Korea upang atakihin ang pwersa ng United States at United Nations. Napaatras ng Chinese at North Korean Army ang UN at US forces pabalik sa South at muli nilang nakuha ang Pyongyang at Seoul. Dahil ang puwersa ng iba't ibang bansa ay nakadestino na sa South Korea noon, madali lang din nilang napaatras ang Chinese at North Korean Army pabalik sa Hilaga at muli rin nilang nabawi ang siyudad ng Seoul. Ngayon mga ka-LE, nagtuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa border ng dalawang Korea, pero sa pagkakataong ito, wala na sa mga puwersang ito ang nakaabante. Kaya naman noong July 10, 1951, nagsimula ng magsagawa ng peace talk ang dalawang Korea. At noong July 27 sa parehong taon, ang dalawang Korea, ang Amerika at ang China ay nagkaroon ng Armistice Agreement. Ito ay Ceasefire Agreement o Tigil Putukan. Matapos ang kasunduan ito, ipinaglaban ng North Korea ang kanilang kagustuhan na panatiliin ang hati sa kanilang bansa.
Ang hating ito ay medyo naiiba na sa unang hati na itinalaga ng Amerika at Russia dahil hindi na ito nakalinya sa 38 parallel. Ang hating ito ay tinatawag na ngayon na Korean Demilitarized Zone o DMZ. At hanggang ngayon, ang linyang ito pa rin ang nagsisilbing hati sa dalawang Korea. Ito ang linyang pumipigil sa kanila na pag-isahin muli ang kanilang bansa. Ngayon mga ka-LE, tinatay ang aabot sa 3 milyong katao ang namatay sa Korean War. At ang digmaang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat, galit at takot sa isip ng mga Koreans hanggang ngayon. Dahil natapos na ang digmaan, ang dalawang Korea ay nagsimula ng mamuhay muli ng magkahiwalay. Si Kim Il-sung, ang leader ng North Korea, ay muling binuhay ang kanilang kaharian sa sistema pa rin ng komunismo. Binrainwash niya ang isip ng milyong-milyong North Koreans sa pamamagitan ng kanyang mga propaganda. Ginamit niya ang takot na iniwan ng gera upang paniwalain ang kanyang mga mamamayan na ang lahat ng problema at gulo sa kanilang bansa ay dala ng mga tagalabas gaya ng Amerika at Japan na gusto silang sakupin at wasakin. Pinaniwala rin niya ang kanyang mga mamamayan na ang South Korea ay isang magulo at mahirap na lugar kung saan ang mga babae at bata ay pinapatay. Heto pa mga ka-LE, pinaliwala rin niya ang kanyang mga mamamayan na ang kanilang lahi ay ang pinakapuro at superior na lahi sa buong mundo. At ang pinakahuli, gamit ang kanyang mga propaganda, pinaniwala niya ang mga tao na siya lamang ang makakapagligtas sa kanila sa pagdating ng panahon. Para bang sinasabi niya sa mga tao na siya ay isang demigod, dahilan upang siya ay sambahin ang kanyang mga mamamayan na parang isang Diyos. Ngayon mga ka-LE, habang inuulan ng propaganda mula kay Kim Il-sung ang North Korea, ano naman kaya ang nangyayari sa South Korea noong mga panahong ito? Well, ang nangyayari sa South Korea noong mga panahong ito ay sunod-sunod na pag-aaklas at revolusyon. Ang mga tao kasi ay nagsawa na sa bayulenteng pamamahalan ng diktador na si Syngman Rhee. Dahil sa galit ng mga mamamayan, gusto nilang patayin si Syngman Rhee. Pero bago pa nila magawa ang bagay na ito, si Rhee ay itinakas ng US military at siya ay ipinatapon sa Hawaii. Ngayon mga ka-LE, ang sunod na naging presidente ng South Korea ay isa ring diktador at ito ay si Park Chung-hee. Tulad ni Syngman Rhee, marami ring pinapatay si Park. Madalas ay ang mga tao na kumukontra sa kanyang pamamahala. Pero di kaya ni Syngman Rhee, nagawa ni Park Chung-hee na palaguin ang ekonomiya ng Korea. Gamit ang mga loans na kanilang nakuha sa Japan at Amerika, nagtayo si Park Chung-hee ng iba't ibang pabrika at pinaganda rin niya ang kanilang agrikultura. Ang panahong ito ay hindi maganda para sa mga mamamayan ng South Korea noon dahil kahit pa unti-unting umaangat ang kanilang ekonomiya, ang mga tao naman ay hirap na hirap sa kanilang trabaho at patuloy silang nalulugmok sa kahirapan habang ang kanilang presidente na si Park naman ay namumuhay ng marangya. Dahil ayaw niyang mawala sa kapangyarihan, binago ni Park ang kanilang konstitusyon upang siya ang maging presidente habang buhay. Dahil sa dami ng kanyang mga kaaway, siya ay inassassinate ng isa sa kanyang mga tauhan noong October 1979. Ngayon mga ka-LE, ang sumunod na presidente ng South Korea ay isa ring diktador. At dahil sunod-sunod na diktador ang kanilang nagiging presidente, napuno na ang mga Korean at sila ay nagsagawa ng isang malawakang rebolusyon. Noong 1987, higit sa 1 milyong Koreans ang nagwelga sa kalsada at hiningi nila sa kanilang gobyerno ang tunay na demokrasya. Dahil natakot ang kanilang diktador na presidente na ipatapon din siya sa Hawaii, ibinigay niya ang gusto ng mga tao. Binigay niya sa mga tao ang kanilang karapatan na makaboto at tuluyan na nilang winakasan ang diktadura. Sa ngayon, ang North at South Korea ay magkahiwalay na bansa pa rin. Pero kahit na ganito, hindi naman malaki ang kanilang pinagkaiba sa isa't isa. Ang kanilang kultura at lingwahe ay iisa pa rin, pero ang mga ideolohiya na kanilang pinangahawakan ay magkaiba na. Ang South Korea ay isang bukas, mayaman at malayang bansa, habang ang North Korea naman ay isang mahirap, oppressed, sarado at kinatatakutang bansa dahil sa banta ng nuclear attack. Ilang dekada na ang nagdaan at maraming beses nang sinubukan ng mga bansa na muling pagbatiin ang dalawang Korea, pero wala itong pinatutunguhan. Ang mga mamamayan naman ng Korea ay hindi komportable na mayroong hati ang kanilang bansa. Tingin nila, ito ay hindi normal at dapat nilang muling pag-isahin ang kanilang nahating bansa.
Kahit pamatagal na silang pinaghiwalay ng linya, ang tingin ng mga Korean sa kanilang mga sarili ay iisa pa rin. Ang mga taga South Korea ay pinipilit pa rin na buhayin ang kanilang mga koneksyon sa mga mamamayan ng North. Ang mga taga South ay madalas magpalipad ng mga lobo na may USB drives at mga sulat sa kanilang border. Dahil sila ay umaasa na ito ay makakarating sa North Korea at makikita ito ng mga mamamayan roon. Madalas ipuslit ng mga taga-South ang kanilang mga K-pop songs at K-drama sa North Korea upang makita ito ng mga taga-North at posibleng ma-realize nila kung gaano kasaya ang maging malaya. Ang lahat ng pagkilos na ito ay ang maliliit na hakbang na kanilang ginagawa dahil sa pag-asang kanilang pinangahawakan na balang araw ang kanilang bansa ay muling magiging isa. At ayan ang kasaysayan kung bakit nahati sa dalawa ang Korea. Ngayon mga ka-LE, anong masasabi niyo sa episode nating ito ng Mythology of Nations? Naku mga ka-LE, i-comment niyo na yan sa baba at babasahin natin isa-isa ang mga yan. Nga pala mga ka-LE, meron din tayong podcast channel, ang LE101 Podcast. Kung gusto niyong silipin yan, i-click niyo lang ang link sa ating description. At bisitahin niyo na rin ang ating TikTok at Facebook page. Gaya ng lagi kong sinasabi, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong Sabado ah. Kita-kits sa susunod nating video dahil marami pa tayong interesanting bagay na pag-uusapan. Kaya huwag kayong mawala. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo. Walang bibitiyo, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!